What's up mga ka-gadget? Yung gagawin natin ngayon is iPad Air 2. Umpisa pa lang dito, i-restore ko siya, pero may kita nyo, may mga nami-minimize ko siya kasi nag-check ako sa checker kung may iCloud ba siya o wala, and binuksan ko rin yung application na Xgrenda Untethered. So ayan, nagra-run po yung restoration ng phone. So antayin natin matapos, then after nito saka natin ipoproceed yung pagbabypass na pwede na natin siyang patayin, reset gamit lamang po ay nawalang gamit po na safe shutdown. So yun po yung magiging function ng bypass na ito. Ito yung pinaka latest sa ako po niya is 13.6.1 and 13.6, yun po ang pinaka latest niya. So ayan, nakikita nyo, chine-check ko talaga siya kung talagang meron siyang iCloud. So positive, meron talaga siyang iCloud, kaya yun ang procedure na gagawin natin. So mga ka-gadget, kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutan mag-hit ng like, subscribe, and click notification bell para sa mga susunod ko pang video updates. Then kung pwede po, paki-share na lang sa FB nyo o kahit saan man. Sana itong procedure na ito is makatulong sa inyo. Yung link ilalagay ko diyan sa description ng video na to. So ayan, nakikita nyo, binubuksan ko yung mga na-save ko na playlist na nai-unlock ko. Yung iba, dinilete ko na kasi useless naman. Then, dito po sa pang-unlock na to, kung kakalikutin mo lang siya, makakabuo ka rito ng untethered, disable, at saka yung nakaka-home delete account. Pwede po ito kung talagang malikot lang po yung isip mo. So ngayon, wala akong matest kasi wala akong hawak na unit. Siguro sa mga susunod, kung meron man akong magagawa, i-share ko rin dito sa channel ko. Disable po yung nakaka-home pa, na nakalimutan mo lang yung iCloud mo, or at saka yung password, naka-password siya. Kaya yun dito sa software na. So bakit? Na-try ko siya some beses. Okay siya, nagkaroon siya ng signal, function yung call, yung SMS niya. So hindi ko siya nakuha nang kasi first ko pa lang nakita itong software na to, medyo yun nga, medyo nagduda ako, nakakala ko hindi nga siya totoo. So kaya ginawa ko siya, hindi ko na siya inulit kasi nga may customer ako noon. So kaya hindi ko siya nakuha ng video. In case na magkaroon na ulit ng customer, siguro doon kukunan ko na siya ng video para ma-share ko rin sa inyo. So yan, inaantay ko lang matapos yung pagre-restore ng iPad, then after nyan ibabypass natin using itong software. So yun, naubusan ako ng sasabihin. Siguro naman doon sa previous video ko, naita nyo naman yung iPhone 6S na bypass natin. Pwede na siyang patayin, pwede na siyang buhayin, pwede na siyang i-reset. Ganon din po dito, pwede nyo rin pong gawin yon. After nyo ma-bypass, testing nyo kung nare-reset o hindi. So, dito sa video na to, pinakita ko lang na pwede siya. Doon sa 6S, nareset ko siya, okay naman, wala talaga. So, dito, kayo na lang pong bahala mag-test kung okay siya o hindi. So, pero makikita nyo sa dulo ng video ko, makikita nyo siya na okay na siya, patay sindi, hindi na ako gumamit ng safe shutdown or anumang application na pwede siyang patayin. Hindi na rin siya nagbo-bootloop pag pinapatay mo at pag nire-reset mo. So, ang disadvantage ng iPad, ang bypass na ito is dapat hindi nyo po i-update. Kung may update man po, huwag nyo po siyang i-update. Mas maiging i-ano nyo na lang po,
lagi niyong pindutin yung cancel para hindi siya magtuloy-tuloy sa update. So, medyo mahaba-haba itong video ko kasi hindi ko siya na maximize. So, andun yung 3 utol sa baba at aantayin natin siyang matapos. Hindi ko na siya tawag ito. Hindi ko na siya ipapas forward. So, antay na lang natin siyang mag. So, i-check ko naman yan kung okay na, kung nagpa-function na siya or ilang percent na yung restoration niya. So, doon, yan. 60 na. Tumalo na siya ng 60. So, waiting lang tayo hanggang sa matapos yung ating pag-update. So, after nyan, ang ginamit ko rito pang jailbreak is Mac OS po. So, dun sa Mac ko po, dun ako nag-jailbreak. Yun ang ginamit ko. Bakit hindi si Bootray ang ginamit ko? So, tinry ko lang din siya sa Mac ko. So, okay din po i-apply yung Bootray dito. Basta hindi po siya naka-password. Huwag lang po kayong mag-a-apply sa Bootrain ng naka-passcode. Pwede siyang i-apply, Hacking Tosh po. Pwede niyong gamitin. I-jailbreak nyo, yung naka-passcode siya, tapos, or Mac, then, gamitin nyo po yung anti-third na nakalagay dun sa mismong tool natin. Dun sa mismong tool, meron dun anti-third. Ayan po, yung with SIM po, yung passcode, passcode disable at saka anti-third iCloud bypass. So, yan po yung gagawin nyo. Unang-una po kasi si passcode disable, ang gagawin niya rito is isi-save niya lang yung laman ng inyong iPhone or iPad na naka-passcode pa siya. Then after nyo po ma-save, remove and reset, update. So kailangan una, bago nyo gawin yan, dapat ang gagawin nyo po is i-jailbreak nyo. After jailbreak, then process yung passcode disable. Itong process na itong sinasabi ko is yung naka-passcode, naka-disable at nakaka-home pa yung inyong iPhone. Yun po yun. Ito po yung process na yun. Gawin nyo po, passcode. After jailbreak, passcode, process. After process, remove and reset or update. So, na-update na. Sa pag-update nyo, pwede nyo gamitin yung retain user data. So, para for sure lang po yun. Talaga na. Then, after nyo ma-update, balik po kayo kay jailbreak. Then, anti-third bypass iCloud po. So, yun. After nyan, balik uli kayo. Remove and reset. Then, check nyo po yung inyong phone. Kung nakakapasok na sa home at may signal na. So, kapag may signal po, ang gagawin nyo naman po is process nyo. Try nyo tong remove and reset. Alam ko, ito yung FMI off. Basta kung talagang malikot kayo, makalikot kayo, or magagawa nyo to. Basta gamit lang yung inyong pag-iisip or pag-unawa doon sa software. Parang ano lang yan, mga gadget natin sa pag-re-repair. Para malaman yung eksaktong idea ng box nyo, dapat magaling kayong mangalikot or malikot yung utak nyo. So yan na, natapos na yung restore. After restore, magre-reading siya activation. So, dyan, mache-check kung may iCloud o wala yung unit. So, then after nyan, yun na nga, jailbreak natin. So, gaya ng sinabi ko kanina, ang gagamitin kong jailbreak is yung aking MacBook. Kasi ayoko nang magpatay sindi ng CPU ko. Kasi pag nagpatay sindi na naman ako, nung ganyan kasi ang gamit ko, nadalihan ako ng isang hard drive. So, para sa akin, hindi okay sa akin yung Hacking Tosh tsaka yung USB na yan.
Yung 1 tera ko nasira dahil dyan. Ako mas maingay kung may MacBook ka or may Nano P. Yung Nano P, kung gusto nyo po nung codes noon, yung kung paano siya gawin, PM nyo lang po ako sa aking FB account, Kensaki Morales. Ayan po, doon nyo po ako i-PM, tapos send ko sa inyo yung link kung paano gawin. Dapat meron kayong mabiling Nano P. Exact model po dapat yung magamit yung Nano P para hindi kayo magpaulit-ulit. Kasi may clone nun. Yung clone po nun hindi gagana. So yun na nga, nag-ano na siya. Nakatanga pa rin ako roon, nagte-text pa rin ako. Hindi ba naman ako bobo. So, uy, galaw-galaw. Dito po, inulit ko lang po yung aking voice. Gawa ng voice ko kanina kasi nagkaroon siya ng problema. Nagkaroon siya ng ano, yung speed voice na hindi maintindihan kaya inulit ko siya. So, yan na nga. Na-check na natin na may iCloud. So, ang gagawin ko, i-jailbreak ko na siya gamit yung aking Mac. So, kung may hawa kayo na may passcode, disable, at kung nakaka-home pa yung iPhone na nakalimutan niyo yung iCloud, try nyo po to. Palikutin nyo yung ano na yan. Maraming hiwaga yung software na yan. So, sa mga nagtatanong sa akin kung about dun sa iPhone 5S, try nyo po yung software na to. Malaking tulong sa inyo yan. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa hanggat meron kayong maitatry, itry nyo na. Ayan, dyan, jailbreak ko yung alam nyo naman siguro yan kung paano i-recovery at i-DFU mode. Ilang beses ko na tinanggit sa mga videos ko yan dito sa channel ko. So, dapat alam nyo na yan. Function na yan. So, ang jailbreak na ang check rate na gamit ko rito is 10.2. So, yan. Wait lang po ha, at gini-jailbreak na natin. Hindi ko kasi napalakihan yung video na yan, yung sa camera ko. Yun, ubusan na talaga ako ng salita. So, yun o, paalala lang din o mga ka-gadget. Bago tayo bumili ng mga crack software, ano muna tayo? Basa-basa muna tayo sa Google or search muna tayo bago natin bilhin yung crack. Siyempre ako, dati nabiktima na rin ako sa ganyan. So, sana kayo din naging mapanuri kayo sa lahat ng bagay. So, kung yung bibilihin mo ay may kasamang dangle, gadget, original man yan, original na kahit anuman, yun, pwede yun.
pwede nyong paglaanan ng pera yon. Pero kung alam nyong crack software lang naman, eh, maraming mahanap nyan. Hanap lang kayo sa Google. Yun lang yung paalala ko sa mga kapwa ko, technician, na laging bumibili ng crack. Huwag na nating anuhin yung crack shop. Suportahan natin yung mga developer ng mga gadget, ng dangle. Yan dapat ang suportahan natin. Kasi sila yung nagpawis at nagpuyat dyan sa mga software na yan. So, yun yung suportahan natin. Yung mga crack software na yan. Marami tayong makukuha dyan kahit saan kayo mag-ikot sa Google, makikita nyo yan. Wala na natatago dyan sa Google na yan. Maliban lang kung yung forum, paid forum, paid site, yan, di talaga natin makikita yan. So, kung mga simple lang naman, tambay kayo sa Twitter, tambay kayo sa Telegram, tambay kayo sa LinkedIn, re-edit na yung mga site, yun, marami kayong makukuha doon. Ikutin nyo lang yung buong site. GitHub, pwede rin kayo doon sa GitHub. Marami rin doon. Nakakakita kayo ng mga script, ng mga kung paano kinocompile yung isang program, yung mga kailangan nyo, mapa-Android o mapa-ano man yan. So, yun, medyo matagal tayo dun sa pag jailbreak. Then, after jailbreak nyan, mag-ano na tayo, na bypass na tayo. Na natapos na yung pag-jailbreak natin. So ang gagawin na lang natin is activate. Patient po. Antayin nyo matapos yung green at magsabi siya ng success. Automatic 'yon. Na magiging okay na po yung unit nyo. Yan. Dapat po may info na lalabas doon. Then click nyo po yung activate. Pag na-click nyo po yung activate na 'yon, antayin nyo siyang mapuno yung green at may lalabas na activate success. Automatic na po, pwede na po yan. Pwede nyo pong i-testing na yan. So yan, nagrarun na, may green na siya. So waiting na lang tayo sa mangyayari. Then after nyan, testing na natin kung okay na. Nakikita nyo naman po yan. So dyan na muna kayo at ako'y may gagawin pa.
Napakaganda. Ano pre? Balita? Ito. Muspet yata tama nito. Yeah. Ayan. Kaya pre. Ito. Ha? Ito? Ano yan? 13. Lakasong naman ano eh. Ha? Sana kuha ng ano, face shield. Ano, yung wallet no? Ano, punta kami kanina. Benta ng ano? Ang dulce. Ha? Face shield. Ano? Benta. Ha? Yan, tinaan mo. Ilan makailangan po na natin? Ha? Parang kailangan. Yan. Hindi, pambibenta ko dito. Bibenta ko din. Bibenta ng ano, ng 30-35 eh. Pero kailangan, makita ko lang. Dami nang nakahuli ng scam nun eh. Itang eh, weirdo. Nakahati bayan. Ito magbabahid ng kalahati, huli mo kakilala yun. So yun nga no, mga ka-gadget, natapos din natin, lumabas din yung activate success, so okay na yung iPad, itetest ko na lang siya, papatayin at i-on. So after mapatay at i-on natin, okay na yan, pwede nyo nang gamitin. So enjoy nyo po yung software na ito, it's a free. Wala pong ano, kasi free ko rin tong nakuha, kaya free ko rin tong ibibigay. So hanggang dito na lang, so paano, see you on my next video, bye bye! Bye-bye. 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 Bye-bye.